Shalom, peace. Mga ka-shalom, narito na po tayo upang ating sagutin ang mga katanungan nung unang video na aking ginawa na ang tanong doon, sino kaya si Melchizedek na hari ng Salem? Ito po yung ating sasagutin. Maya-maya. Mga ka-shalom, ito na, ang tanong dito, sino kaya si Melchizedek na hari ng Salem? At ang mga katanungan pa ay, saan kaya siya nang galing? Sino kaya ang mga magulang niya kung meron man? At bakit binigyan ni Melchizedek ng bread and wine si Abraham nung sila'y magkita at pinagpala niya pa ito? At ibinigay ni Abraham ang tithes niya or 10% kay Melchizedek. At ngayon, ano naman ang katanungan, ano naman ang kaugnayan ni Melchizedek sa Panginoong Hesukristo? At ano naman din ang kaugnayan ni Melchizedek kay Prophet Enoch na unang tao na hindi nakaranas ng kamatayan sapagkat kinuha siya ng Diyos at dinala sa langit? At ang tanong pa dito, paano naman naging saserdote or high priest si Melchizedek ng kataas-taasang Diyos? Saan nga ba nagsimula ito? At saan natin makikita sa Biblia or meron pa bang ibang source itong mga ito? At ito pa po mga kashalom, ay tutulungan tayo ng banal na Espiritu, ng Holy Spirit, sa pangalan ng Panginoong Kristo at upang maluluhati ang ating Diyos sa mga bama. At yun po, ito na mga kashalom, sino kaya si Melchizedek? Ang pangalang Melchizedek, mga kashalom, ito po ay nahati sa dalawa, ang Melchi at ang Sedek. Ang Melchi, ang ibig sabihin po nito ay king or hari. Ang Sedek, ito naman ang ibig sabihin ay righteousness or katwiran. Kaya kung ating pagsasamayin ang ibig sabihin ng pangalang Melchizedek ay king of righteousness or my king of righteousness. Sa Tagalog, hari ng katuwiran. Wow! Hallelujah! May naalala ko dito, King of Righteousness. And sabi pa dito, siya po, si Melchizedek ay hari ng Salem. Ano ba ang Salem? Diba? Ang ibig sabihin ng Salem sa Hebrew ay Shalom. At sabi ko sa inyo mga ka-Shalom, ito ay peace. Alam niyo po ba na ang Jerusalem, ang ibig sabihin nito ay City of Peace. At ito po yung sentro ng buong mundo, ang Jerusalem. And yun nga. Ngayon mga ka-Shalom, ang sunod na tanong, saan natin makikita si Melchizedek sa Biblia? Ito na. Mga ka-Shalom, si Melchizedek ay lumabas o nagpakita sa Book of Genesis. Sa chapter 14, makikita natin doon, Genesis chapter 14 verses 18 to 20. Makikita natin doon na nagpakita kay Abraham si Melchizedek. At ikikwento natin, bago sila nakita, ito po yung kwento sa Genesis chapter 14. Ito po yung kwento sa Genesis chapter 14, mga kashalom, na nung panahon na ito, merong hari ng pangalan ay King Chedorlaomer at meron pa siyang tatlong kasamang mga hari. Ang nangyari po ay sinakop nila ang limang kaharian, kasama na po dito ang Sodom and Gomorrah. Narito din yung Adma, Sebuim,
at Bella. Ang Bella po, ito yung tinatawag din na Soar. Ito po yung after na pinaulan na ng God ng Asupre at apoy ang Sodom and Gomorrah, tumakbo po si Lot doon sa Zoar kasama ang kanyang dalawang anak na babae. Ito po yung kwento. At yung nangyari, nasasakupan ng apat na hari ang limang hari. Itong Sodom and Gomorrah. Ang nangyari, 12 taon or 12 years na nasasakop ang Sodom and Gomorrah ni na King Chedorlaomer. At ang nangyari, nung ika-13 years, nag-aklas po yung limang kaharian, ito pong Sodom and Gomorrah, doon kay King Chedorlaomer. At ang nangyari, nung ika-14 years, ang nangyari ay pumunta King Chedorlaomer at ang tatlo pang hari upang lusubin ang Sodom and Gomorrah, yung lima. At sa kanilang dinaanan ng mga bansa, ito'y nilupig nila. At ang nangyari, nung papalapit na sila doon sa limang hari, doon sa Sodom and Gomorrah, ito pong limang hari, kasama dito yung Sodom and Gomorrah, yung Adma at Sebuim at Bela, sila po ay nagkatipon, hinanda nila ang kanilang mga kawal doon sa tinatawag na Valley of Siddim or Kapatagan sa Siddim. At ito po ay dito sila naggera ng apat na hari na kasama po dito si Chedorlaomer at yung hari ng Shinar, ang hari ng Elazar at ang hari ng Guyim laban sa lima. Itong Sodom and Gomorrah, itong Adma, Sebuim at Bela. Ang nangyari po mga kasyalom, hulaan ninyo kung sino yung nanalo. Ang laban dito is 4 versus 5. Sino po ba ang nanalo dito? Ang nanalo po dito ay yung apat. Kaya naman ang nangyari, yung Sodom and Gomorrah, yung hari, nagsitakbuhan sila, may nahulog pa sa balon, yung hari. At ang ginawa ng apat na kaharian, kasama doon sa si King Chedorlaomer, ang ginawa nila sa Sodom and Gomorrah, ay kinuha nila lahat ng mga ari-arian doon, ang lahat ng mga pagkain, at yung mga tao ay ginawa nilang bihag. At ang nangyari, nandun po nakatira si Lot. Si Lot po ay pamangkin ni Abraham. At ang ginawang bihag po si Lot ang lahat ng mga nakuha doon sa Sodom and Gomorrah. At ang nangyari, may nakatakas po doon at sinumbong or sinabi, ibinalita kay Abraham yung mga nangyari na ang kanyang pamangkin na si Lot ay ginawang bihag nila King Chedorlaomer at yung tatlo pang hari. At ang nangyari, ang ginawa ng pagkarinig yon ni Abraham, kanyang tinipon ang lahat ng kanyang mga magigiting na mandirigma. Nakabuo siya ng 318 ng mga soldiers, yung mga kanyang mga alagad. At nilusob nila hanggang papunta sa Dan. At sila'y nagkadalawang pangkat at nilusob nila ito nung gabi. At ang nangyari, ito po inagapi nila. At nakuha nila ang lahat ng mga ari-arian at nakuha po nila nila Abraham, si Lot, ang kanyang asawa, at ang kanyang mga anak, at ang lahat ng mga tao. Ito yung kwento noon, at ito na mga kasyalom, na nakita na sila, Abraham at si Melchizedek. Ang ginawa, nagkita sila doon sa tinatawag na Valley of Shabe, or King's Valley, or Kapatagan ng Hari. Na ang nangyari, sinalubong ni Melchizedek si Abraham at may dala-dala pa pong bread and wine si Melchizedek at ibinigay ito kay Abraham. At pagkatapos ay pinagpala po ni Melchizedek si Abraham at ang sabi ay ganito. Pagpalain ka nawa, Abraham, ng Diyos na kataas-taasan na lumikha ng langit at lupa, purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay sa iyo ng tagumpay. At ito nga, pagkatapos pagpalain, ay ibinigay naman ni Abraham ang tithes or 10 bahagi ng kanilang nasamsam, ibinigay ito kay Melchizedek. Alam niyo po ba, si Melchizedek po, siya ay ulit ang hari ng Salem, at si Melchizedek po
ay tinatawag din na saserdote ng kataas-taasang Diyos. Or siya po ay tinatawag na high priest. Panahon na yon. At dun po natin makikita sa Biblia, sa Genesis chapter 14, si Melchizedek. At alam niyo po ba, mga kasyalom, hulaan niyo kung ilang taong gulang si Abraham at si Melchizedek nung panahon na sila'y magkita sa tinatawag na Valley of Shabe or Kapatagan ng Hari. Ilang taon po? Ang edad po ni Abraham nung panahon na yon ay 75 years old. At si Melchizedek naman, sino makakapagsabi? Si Melchizedek, bigyan ko yun ng clue, siya po ay nasa 4. Ang kanyang edad, nagsimula sa 4, ay 465 years old nung panahon na sila'y magkita ni Abraham. Wow! Grabe, sobrang tanda na pala. Ibig sabihin, si Melchizedek ay nabuhay before the Great Flood. Kung inyong bibilangin, kung meron kayong oras, bilangin nyo, yon. Ibig sabihin, si Melchizedek ay nabuhay before the Flood. Sabihin, bago magkaroon ng matinding baha sa mundo. Yun po yung si Melchizedek. Ibig sabihin, talagang mahiwaga ang buhay ni Melchizedek kung saan siya nanggaling. At ang tanong dito, saan kaya nanggaling si Melchizedek at kung sino ang kanyang mga magulang? At kung ano ang kaugnayan niya kay Prophet Enoch? Mga kasyalom, na may nagsabi na nakala nila na si Melchizedek ay si Shem. Kasi siyempre si Shem ay nabuhay pa before the flood, di ba? Si Shem po ay isa sa mga tatlong anak ni Noah. And sa kay, ito po yung galing kay Targum, Yonatan, na yun nga, si Melchizedek ay si Shem. At mababasa natin sa Babylonian Talmud itong mga ito. At ayun nga na, tanong dito, saan kaya nanggaling si Shem? Alam natin na siya po ay nabuhay or pinanganak before the flood. Ngayon mga kasyalom, pagpalagay na natin sa ngayon na si Melchizedek ay si Shem, ngunit maya-maya malalaman natin kung talagang sino ba talaga siya. At sinabi ko sa inyo, tanong ko kung ano ba ang kaugnayan ni Melchizedek kay Prophet Enoch. Ngayon po, para malaman natin ang lahat, ay mababasa natin ang buhay ni Melchizedek sa Book of Enoch or Second Book of Enoch, pangalawang book ni Enoch na Slovanic. Ito po mga kasyalom na nung panahon na yon, si Prophet Enoch po ay ang saserdote ng kataas-taasang Diyos. At nung kinuha na siya ng God at dinala sa langit, ang sumunod po sa kanya ay walang iba ang kanyang anak na si, yung pinakamatanda, 969 years old. Siya po ay si Metusela. At si Metusela po nung panahon na siya ay yung matatapos na yung kanyang mga buhay, yung last days niya, ay nagpakita sa kanyang Panginoon sa vision at sinabi kay Metusela na naipapasa niya ang pagiging saserdote doon sa anak ng kanyang anak. Sa madaling salita, sa apo po ni Metusela or sa anak ni Lamech. Si Lamech po ay ang tatay ni Noah. Si Noah ay ang panganay na anak ni Lamech. At mayroon pa pong pangalawang anak si Lamech na ang pangalan ay Nir. At ito na po nangyari na galing po kay Enoch papunta kay Metusela at kay Metusela
pumunta ang pagiging saserdote kay Near. Hindi po napunta kay Noah ang pagiging saserdote, kundi napunta kay Near or N-I-R. At naging saserdote po ng Panginoong Diyos si Near, at nung panahon na yon, si Near po ay meron siyang asawa na ang pangalan ay Sotonim or Sopanim. Sabihin na natin Sotonim ang pangalan ng kanyang asawa. Nung panahon na yon na tinawag ng Panginoong Diyos si Near upang maging saserdote ng mga tao ng panahon na yon, kaya wala siyang panahon sa kanyang asawa na si Sotonim. Ngayon, nung panahon na yon, si Sotonim, nung nalaman niya na siya ay buntis, pero hindi siya nakisama sa kanyang asawa sapagkat hindi sila nagkita sa loob ng siyam na buwan. Kaya nung 282 days, nung malapit ng mga anak si Sotonim, naalala ni Near the priest, naalala niya ang kanyang asawa at pinuntahan niya ito sa kanyang bahay at nagulat siya nang nakita niya na si Sotonim ay buntis at manganganak na. Sa kahihiyan ni Near, siya'y nagalit at sinabi niya doon sa kanyang asawa na si Sotonim, ano itong ginawa mo asawa? Bakit binigay mo sa akin ng kahihiyan sa mga tao? At nakapagsalita ng hindi ka nais-nais si Near sa kanyang asawa, umalis ka dito, baka ano pang aking magawa sa'yo at masabi. At nung panahon na yon, mga kasyalom, biglaan na lamang bumagsak at namatay si Sotonim sa paanan ni Near. At maya-maya, nagpakita si Archangel Gabriel kay Near at ang sabi, huwag mong isipin na namatay si Sotonim dahil sa iyong mga sinabi. Ang batang ito na ipapanganak sa kanya, na galing sa kanya, ay bunga ng o tinatawag na righteous fruit or ito ay banal. At sabi dito ni Gabriel na kukunin ko ang bata at dadalhin ko sa Paradise of Eden. At ang batang ito ay pe-preserve para sa mga susunod na henerasyon after the Great Flood. At magiging dakilang saserdote ng susunod na henerasyon si Melchizedek. At mga kasyalong, ang nangyari, nung narinig ito ni Near, siya ay tumakbo at pumunta sa kanyang kapatid na si Noah, ang kanyang kuya, at sinabi ang lahat ng bagay, at pumunta si Near at si Noah sa kanilang tahanan at nakita yung bangkay na si Sotonim at buntis at mga anak na nga ito. At ang ginawa nila para hindi sila mano sa kahiyan, lalo na yung kapatid ni Noah na si Near, ang ginawa ay binalit ito sa itim na tela at kanila itong ililibing. At maya-maya, bigla na lamang lumabas ang bata na si Melchizedek. At mga kasyalom, ang nangyari, nagulat si at sobrang natakot si Near at si Noah dahil nakita nila yung bata na fully developed physically na at nag-galing sa labi ng bata, pinuri ni Melchizedek ang Panginoong Diyos. Ang sinabi, bless the Lord. Binless niya ang Lord. Kaya naman sila ay nagulat at nagtaka. At ang ginawa nila, nilibing na nila si Sotonim at umuisi nila at binilihisan ng bata. At nung nakita nila yung bata na meron itong badge or meron itong tinatawag na may nakasuklib sa kanyang chest, sa kanyang dibdib na nakasulat doon ay priesthood. Na ibig sabihin na ito po ay saserdote na pinili na talaga si Melchizedek nung bata pa lamang siya. Ito po kung bakit siya pinili or kung paano siya tinawag ng Diyos na bilang saserdote o high priest. Ito po yung bata at ang nangyari, umuwi sila at
binisan yung bata at pinakain ito ng holy bread. Wow! Holy bread talaga ang nakasulat. Ayun nga, pinakain nila si Melchizedek ng holy bread. At nung time na umuwi na si Noah sa kanilang tahanan, dahil ang panahon na yon ay sobrang sama na ng tao, talagang sobrang sama na. At ang nangyari, dumating yung araw na nagpakita ang Panginoong Diyos sa vision kay Near at sinabi yung mga bagay na mangyari at kukunin nga si Melchizedek at dadalhin sa Garden of Eden. Nangyari, nung 40 days na si Melchizedek, yes, 40 days na po si Melchizedek nung panahon na yon, dumating na si Archangel Gabriel kay Near at kinuha na po si Melchizedek, 40 days years old, at dinala na po doon sa Garden of Eden upang i-preserve para hindi po siya makasama doon sa pagkagunaw ng mundo through Great Flood. Ito po mga kashalom, si Melchizedek, malinaw na malinaw dito na si Melchizedek ay hindi po siya si Shem. Yun po, dahil si Shem po ay nakasama ni Noah doon sa ark. Ito'y walo. Si Noah, si Shem, si Ham, at saka si Japhet, yung kanilang mga asawa. Bali, walo po sila lahat. Sa madaling salita, inilabas po si Melchizedek after the flood at hindi po siya nakasama doon sa ark or sa barko, kundi inilipat po ng God through Gabriel, Archangel, si Melchizedek doon sa Garden of Eden. Doon sa Paradise of Eden. Ayun nga po mga kashalom, at naway sa susunod pa, at akin naman ikikwento sa inyo kung ano ang kaugnayan ni Melchizedek sa ating Panginoong Jesucristo. Naway kayo po ay natuto sa araw na to. And shalom. God bless. Shalom.